Hello, everyone! So today, we're going to do a makeover of our second room. This is actually the room of my sister, okay? So, previously, I have shared on my Facebook page that I did a little makeover of this room already on the bed area. Kasi this room is a little odd-shaped, okay? So, L-shaped siya. So, one side is for the bed and the other side is a free area. Kaya kung ano-ano yung mga nandoon, okay? So, ayun. So, today we're going to do a makeover for the whole room. And take note, we're not going to spend anything on this makeover, okay? So, basically, we'll just try to blend in whatever is already here. Kung anong pwede dun sa team natin, okay? So, that's what we will do, okay? So, inuulit ko, mga moms, wala tayong gagastusin dito sa makeover na to. So, masaya to, okay? A little bit challenging, but masaya kasi walang gastos, okay? Ayun. And in this makeover also, I will show you some of the home decors that I was able to DIY before, okay? So, si Misha tumatawag na. Okay, so let's do it! Okay, ayan. So, medyo nakapagtanggal na tayo ng mga ibang gamit. Okay, so ililipat natin yung ibang mga gamit dyan. And then, ito yung sa other side. Okay, so, ito nyo, gaano ka gulo. Okay, so, ayusin natin yan. Okay, so ito yung ginagawa ko sa wall decor, okay? Kasi since rental kami, ayokong mag-drill sa wall. So, ang secret, dahil magaan lang naman to, ayan, yung ginagawa ko, double-sided tape. Yan ang best friend ko. Kasi pag tinanggal mo yan, natatanggal naman din yan ng buo. So, hindi siya mag-iiwan ng stain sa wall. Ayan, nais ko na yung side table. Actually, side cabinet. Okay, pinalitan ko yung side table niya. Ayan, okay. So, ito, actually, this one, this home decor, is one of my DIY projects before. Okay, embroidery hoop lang to. Tapos, nilagyan ko lang ng cloth and then dinesignan ko. Since marami naman akong mga flowers dyan. Okay, ayan. So, nagamit. Ay, sorry. Ayan. And then, mahilig kasi siya sa cactus. Kaya, ayan. Alaga niya yan. Okay. Mommy! Yes. May batang pakialamera. Misha! Say hello! Mommy! Okay. So, medyo nice ko na tong side na to. Okay. Pero, ano pa. Ako lang pa. May batang makulit. Ayan. So, dito ka nilagay yung kanyang full body mirror sa may side. Okay. Ayan. Mommy! And then, naglagay tayo yung sun chair para kung gusto niyang magbasa-basa or mupo-upo muna. Okay. And then, yung mat, actually, nagandahan lang ako dito kasi parang tropical theme. Kagaya ng ibang mga decors niya. Okay, so kaya ginamit ko siya as a mat. Pero actually, ano ito, yoga mat. Okay. Ayan. So, kasi hindi tayo gagastos dito sa pag-ayos ng room niya. Kaya, we'll just use whatever is already here. Okay? Ayan. Hi, wala pa kang ligo. Okay, so ito na yung other side of the bed. Okay, so ito na yon. Okay, so hindi to for shoot purposes lang. As is na to, okay? Kasi yung iba, diba, tinatanggal nila yung ibang gamit para sa shoot, para mukhang maganda. Ito hindi, as is to. So, kung wala nakikita niya ganyan, talaga yan everyday. So, ito, nandito yung iba yung personal stuff. So, wala akong nilagay dito sa taas kasi yun yung patungan niya ng gamit after work. So, yung bag niya, umidala siya mga folders, envelopes, so, dyan lahat. Diba, kailangan natin ng patungan ng mga gamit natin.
Okay? So, ayan na yun. Tapos, ito yung mat. Tapos, naglagay ako ng colorful pillows. A little splash of colors. Para hindi naman masyadong monotony ng white and green. Okay? Ng mga tropical colors. Okay? Ayan. So, kung gusto niya umupo sa floor, ayan, may mga floor pillows. Okay? So, bed na lang. Okay? Eto na, mga mom! Oh, okay. Ayan yung wall decor. Sabi kasi hindi yan malalaglag eh. Kasi sobrang gaan lang yan. Kaya ng double-sided tape. Okay? Ayan yung kanyang headboard. Sa Facebook page ko, I have already shared na ako rin yung gumawa niyan. Okay? So, meron kaming old palette. Tapos, kasi sobrang hiling niya sa mga Instax photos. Meron siyang Instax. So, naka-box lang sa loob ng cabinet niya. So, ayan, inayos ko. Tapos, nilagyan ko din siya ng headboard. Ayan, natuwa naman siya dyan. Okay? So, ayan. Okay? So, and then, meron din tayo, syempre, meron tayo snake plant. So, anti-stress. So, pag na-stress na siya, singhot-singhotin lang niya yan. Okay, joke lang. Okay, and then, ayan. Okay, on the other side, eto na yon. Okay, so, ayan yon. Okay, yan yung pinakita ko sa inyo kanina. Ito, ipapaproject ko na lang to sa kanya para pare-parehas naman yung mga organizers niya. Okay, and then, this one, ito yung cabinet niya. Okay, and then, itong room na to actually is also the room where we put our clean laundry. Okay, tsaka kung saan yung mga i-iron na clothes. Okay, so kasi yun ang problema sa maliit na bahay. So, hindi natin alam para natin pagkakasyahin yung mga gamit natin. So, ayun, eto yun. Ayan. Diyan yun. Ayan po. Okay, so eto terrace na to eh. Ito, ayan. So, ano na yan? Street na yan. Okay, so, ayun. So, wala tayong ginastos dito, ha? Take note. So, kung ano lang nandyan, yun ang ginamit natin. So, ayun, tipid tayo dyan. I hope matuwa siya. Okay? So, ayun. Kasi, ganyan naman yung taste din niya, eh. Mayroon siya sa cactus, sa mga plants. Ayun, so, nag-add ako ng mga greens. Okay? Ayun, so, eto na yun. So, wala naman akong ibabalik na mga gamit after ng shoot na to. Okay, so, as is na talaga yan. Okay? So, yan. Yan talaga yung everyday na itsura ng room niya. Okay? Ayan. Okay? So, tataka kayo na sa ibang mga gamit. Of course, anong ginagawa ng under the bed. So, under bed organizers. Okay? Ayan. So, finish na ako. Yehey!